Magandang araw po mga kababansa sa buong mundo. Itatanong po lang natin dito sa mga Chinese historian dito sa Pilipinas kung bakit kayong mga INTSEK ay inihandog ninyo yung buhay ni Dr. Jose Rizal at saka yung bansa ni Jose Rizal kasama itong isang dayuhan sa paragraph 14 at kasama yung Diyos ni Jose Rizal at yung pamilya ni Rizal at ang buong karagatan ng malayong silangan pati ang region of the sun. Bakit ninyo po inihandog silang lahat sa inyong ancestors? Ano pong ibig sabihin nun? Meron po ba si Jose Rizal na sinabi na ihandog ninyo yung buong Pilipinas? Kasama yung burning sun? Kasama yung sky? Kasama yung lahat ng kaluluwang nabubuhay dito, pati ibon? Masyadong kahaman naman po kayo pagka ganyan. Mali po sa historian. Hindi po ninyo pwedeng ipamanay ang pangluloko sa buong mundo. Ano po? Kasi kahiyahiya kayo. Ano? Si Dr. Jose Rizal po, hindi niya binigyan ng kahihiyan ang bansa niya. Ano po? So, dapat po, isuko na ninyo yung flag ni Emilio Aguinaldo sa bansang Pilipinas. Kasi ang ginagawa po ng flag ni Emilio Aguinaldo, sinusuko niya lahat yung mga sinabi ni Dr. Jose Rizal sa inyong ancestors. At saka po ito niluloko ni Emilio Aguinaldo at ng flag ni Emilio Aguinaldo ang Pilipinas for almost 120 years. Tama po ba? So, hindi po pwedeng ganun, ano? Mula nung mamatay si Jose Rizal, okay, 123 years na. So, ang sinasabi natin, mula nung maproklama itong si Emilio Aguinaldo. Pero bago pa sumapit si Emilio Aguinaldo, na gobernador silyo na Kastila, ay niluloko niya ang mga Katoliko. Kasi mga kababayan kong Katoliko at Muslim, ano, pakibasahin nyo nga po itong Mi Ultimo Adios, itong huling paalam ng ating pambansang bayani, kung pati yung mga simenteryo sa Pilipinas, no, pati yung mga batang namatay, pati yung mga inapi, pati yung mga pinahirapan, at yung mga pinagpapatay ng Fujian na drug lord sa Pilipinas, iihahandog ninyo lahat doon sa ancestors ng Fujian matapos ninyong patayin ang mga Pilipino for almost 500 years na kayo'y kasama ng Espanyol. Dapat po ang ihandog ninyo dyan sa China yung may-ari ng Ayala, yung may-ari ng Port Santiago. Yun ang ihandog nyo. At saka yung mga pari ninyo, siyang ihandog ninyo sa China. So kasi ito pong last farewell ni Dr. Jose Rizal, hindi ito paghahandog ng dugo ng Pilipino. Hindi ito paghahandog ng buhay ni Rizal para sa inyong ancestor. Linawin po ninyo ang inyong pag-iisip na si Jose Rizal hindi naghandog ng bansa sa dugo ng INTSEK. Kasi dito may INTSEK na rito sa panahon pa ng Kastila. 1594 may INTSEK na. So kung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na farewell beloved country, no, to you I eagerly surrender this life. No? I give it to you for your sake alone. So, ibinigay ba niya yun doon sa INTSEK? Sa pare? Ibinigay niya ba yung buhay niya para doon sa komunista? Ibinigay ba niya kay Emilio Aguinaldo? Wala siyang pinagbigyan. Hindi siya sumuko kay Emilio Aguinaldo. Hindi siya sumuko sa pare. Hindi siya sumuko sa China. O kung sino man. Ha? Isinuko niya yung buhay niya
sa bansang Pilipinas. Yung po yan. So, ang ibig sabihin po yan, kayong mga Intsek, matagal na kayo dito. Noong 1594 kayo nagsimula, or 1521, kasabay niyong sinalakay itong sila, ano, Lapu-Lapu, no? At marami pang iba. Ano? So, inihandog nyo ba yung buhay ninyo sa bansang Pilipinas? So, ang tanong dyan, bakit yung Pilipinas ang inihahandog nyo sa inyong ancestors dyan sa Fujian? Eh, may address naman ditong maliwanag kung saan kayo maghahandog. Sabi niya, yung buhay ninyo, ihandog nyo sa bansang Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng araw. So, yung rehiyon ng araw, yun ang hindi nyo makita. Akala nyo, yung region of the sun na andun sa kusina ni ano, ni Xi Jinping diyan sa Jingjiang City, sa Shang Gou Cun Village. So, tanongin nyo po itong si ano, itong manggagancho na si Domingo Lamco kung saan matatagpuan yung region of the sun. So, kung di nakakaintindihan si Domingo Lamco ng region of the sun, ay tunay na manggagancho kayo at pinaninindigan ninyo na ginagancho nyo ang buong mundo, niluloko nyo. Ano? So, kailan si Jose Rizal nag-alay ng perlas ng Diyos o perlas ng silanganan? At kailan ni Jose Rizal inialay yung Diyos niya sa mga Intsek? Di ba? Ay, di ba yung mga Intsek ang nag-alay ng buhay ni Jose Rizal dyan sa pulpito ng Espanyol? At marami silang inialay. Itong sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito sa paragraph 9, maraming pinatay ang mga Kastila, inialay dyan sa simbahang Katoliko. Maraming mga lupaing ninakaw itong si Emilio Aguinaldo, inialay dyan sa simbahang Katoliko. Maraming mga mahirap na mga ina, no? Ang nawalan ng asawa dahil tinorture. At sa kapaitan ng buhay nila ay lumuluha dahil wala sa kanilang tutulong sa pagtatrabaho at para mabuhay ang kanilang mga anak na naulila. Dahil kinulong ninyo yung kanilang mga asawa at pinapahirapan. So, yan po ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. At totoo yun. Yung Fort Santiago, kinulong dyan yung mga Pilipino na kinidnap nila at pinahirapan. Kaya yung mga Katoliko nating kapatid, bakit bulag pa rin kayo? No? Nagkwekwento na nga si Jose Rizal na noon pa ganito na ang ginagawa ng Kastila. So, ang pumalit lang ngayon sa simbahan ay mga Intsek. Ganun po yan. Ha? Pag pinag-aralan nyo, lahat ng binautismuhan ng mga Intsek ay puro People's Liberation Army at CPP-NPA. Kabilang dyan si Jose Maria Sison na gumamit ng pangalan na banal ng mga magulang ni Jesus Christ. Jose Maria Sison, Jose Mother Mary Sison. At ganun din po si Sixto Mercado, isa pong People's Liberation Army. Nabaptize po yan ng Intsek na pare kasi lumayas na po itong Kastila na pare dahil natalo na sila sa gera. Kaya ang pumalit naman po ay mga Intsek na pare. So, binautismo mo itong si General Yepes sa pangalang Katoliko na Sixto Mercado. At yan ay matalik na kaibigan ni Cory Aquino. Pero anong ginawa? Marami daw pinatay, sabi ni Xi Jinping, diyan sa Quezon. Dahil ang ipinakikipaglaban, fought. He fought for the founding father of New China. Gagawin po ni General Yepe ang Pilipinas bilang New China. At hindi na yung sinaunang Eden na Diyos ang nagahari. So kung kayo, Kristiyano kayo, tama na ba ang kaisipan ninyo? Maniwala kayo dyan? Maniniwala ba kayo na si General Yepe at yung mga ancestors ng mga Intsek dito, ancestors nila
Emilio Aguinaldo ang founding father ng Pilipinas na galing Fujian. Naku, kawawa naman po tayo pagka naniwala kayo. So pag naniwala kayo dyan kay Emilio Aguinaldo at saka kay Xi Jinping, ay gawin nyo yan, pakigawa nyo na lang po sila ng santo dyan sa Catholic Church. Ano po? At ialay ninyo yung buhay ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, at buong civilizations ng Pilipinas. Nakakahiya na po ang history ng Pilipinas dahil sa bingi at bang tayong mga Katoliko at mga Muslim, bingi tayo sa nangyayari for almost 500 years. Nasaan na kayo? Nasaan na po kayo? Yung sinasabi dito ni Dr. Si Rizal, walang kinalaman, no? Lahat ito ay para sa mga Pilipino. Yung sinasabing color na andyan, color. Hindi sinabi ni Rizal na sinungaling ang kasinungalingan yung sinasabi niya. Yun ang ibig sabihin niya, I die when I see the sky has unfloored its color. Kung ang araw ay kulay pula yan. Kung ang buwan ay kulay puti yan. Yun po ang ibig sabihin niyan. Ano po? So, yung sinasabi niyang liwanag, no, yun po yung reflection ng kalangitan na kung gagamitin niyo yung dugo niya, malalaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkamatay. Ay, hindi yung pagkamatay para sa mga intsek. Ano? Ganun po yan. Yan po yung pagkamatay po niya dahil lang sa pagmamahal sa ating bansa. Yan po yung sinasabi niyang color ng kanyang blood. Hindi pwedeng mahaluan ng intsek. Hindi pwedeng mahaluan ng dayuhan. Kasi galing nga po siya sa Eden. Tinuring niya na Eden ang Pilipinas bilang simbolo na ang Pilipinas ay hindi galing sa Indonesia, hindi galing sa Australia, hindi galing sa Amerika, hindi galing sa China, hindi galing sa Japan. Ang salitang Eden, ang Pilipinas, dito nagmula ang mga Pilipino at sila ay nilalang ng Diyos na may pagkatao, may anyong tao, tao na nilalang ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos, na may hiningan ng Diyos. Hindi po sila nilalang na may hiningan ng intsik o may lahi ng intsik. Ang tao po, pag pinag-aralan mo, ay nilalang mula sa alikabok ng lupa. Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, ang Diyos ang humubog sa ating katawang tao mula sa lupa ng Pilipinas. At yung ating kaluluwa, yung ating nabubuhay na laman, yung ating nabubuhay na espiritu sa ating laman, ay hininga or breath of life na mula sa Diyos. Ganyan po kahalaga ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Hindi po hiniram ng Pilipino ang buhay nila galing sa ancestors ng intsek. Galing po mismo sa Diyos. Doon sa sinasabi niya dito sa paragraph 13. At yan po ay matatagpuan din sa Bible na binabasa rin ng mga pari. Magbasa po kayo, huwag kayong tamad na makikinig lamang sa kanila. Magbasa po kayo para makilala ninyo kung sino kayo, sino ang intsik, sino yung manlilinlang sa inyo. Ano po? 500 years na po tayong ginagancho. Sino na po baga kayo? Nasaan na kayo? Maawa na kayo sa mga apo nyo? Oh, so ngayon, basahin nyo po na tayo'y laman at dugo ng ating amang si Adan. Ano po? At hindi po base sa mga reliyon o paniniwala, kanya-kanyang paniniwala, lumabas ang tao. Lumabas po ang tao ayon sa kagustuhan ng Diyos mula sa kanyang buhay, mula sa kanyang hininga na inilagay sa ating katawang tao, sa ating katawang laman. Basahin niyo po sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Mula po sa larawan ng Diyos nilalang niya ang tao. At hindi po nilalang na nauna ang intsek bago nilalang yung tao. At hindi nauna ang intsek kisa sa Diyos. Yung po ang ibig sabihin niyan. Nauna muna pong lumakad ang Diyos sa ibabaw ng bansang Pilipinas bago pa nagkaroon ng mga tao. Lumakad ang Diyos sa karagatan ng Pilipinas o sa karagatan ng planetang ito bago ang ibang tao. Chapter 1, verse 1. And verse 2, nasa ibabaw po ng tubig. Hindi po yung Chinese ang nasa ibabaw ng tubig lumalakad at nakita niya yung
ninuno ni Rizal, nilikha niyang kahawig ng INTSEK. Wala pong ganong istoryo ang Eden. Paragraph 1, ang sinasabi niya, O aking minamahal na bansa, isa kang kayamanang nasa rehiyon ng araw. O, di ba? So, wala sinasabing nasa dugo, ano? Nasa lahi. Walang pinag-uusapan po dyan na dugo ni Rizal yung bansa niya. Ang sabi, galing ang dugo niya sa kapangyarihan ng Diyos na minana niya doon sa binhi ni Adan. Oh, hindi po pwede na si Adan galing din po sa INTSEK. Yun po ang ibig sabihin ng si Rizal. Kasi iba po ang lahi ng INTSEK. Galing po sila sa tribu ni Ham. Ano po, tayo ay kay sa tribu ni Noe, kay Shem. Ganun po 'yan. So ibig sabihin ni Dr. Si Rizal, hindi pwedeng si Shem, si Japheth at si Ham, si Noah, si Adan galing sa China. Liwanagin niyo po 'yan. Kasi hindi po to, hindi po mangmang ang mga Pilipino. Pinipilit po ng INTSEK na tayo maging mangmang para patungan niya yung human identity natin na sinasabi ni Rizal na hindi pwedeng burahin ng kahit sinong lahi sa mundo. Kung may INTSEK, may Pilipino. Kung merong Arabo, merong Australian. Kung may Americans, merong European. Yun ang ibig sabihin niya po. Sorry po, pero yan talaga ang gusto niyang mangyari. Hindi yung nabalot kayo ng reliyon, magpatay-patayan na kayo kasi ang Katoliko nagpapatayan sa kapwa Katoliko. Kasi ang ginagawa ng Katolikong simbahan, nagbabautismo siya ng mga komunista galing diyan sa China. So ang kalaban niya dito sa Pilipinas, kapwa Katoliko rin. Pagbasihan niyo po, pag-aralan niyo, tingnan mo ang ginagawa nitong Catholic Church. Pilit niyang sinasabing masama ang Amerika. Yung mga nabautismuhang INTSEK dito sa Pilipinas, ano, dumami na sila. Galit na galit sila sa Amerika. Katoliko rin naman sila. Pumasok po kayong mga Katoliko dyan sa loob ng American Cemetery. Tingnan niyo po kung sino yung nakalibing dyan. Puro cross po. Mga cross ang nakalagay sa ibabaw ng kanilang puntod. So kayong mga Katoliko, di ba cross din ang nakalagay? Bakit magagalit kayo sa Amerika? Ay ang Amerika nga ang nag-save sa bangkay ni Jose Rizal, hindi yung Katoliko. Sila nga ang bumaril kay Rizal. Kasama itong si Aguinaldo at yung mga katipunan, pinatay din nila para maging tahimik. Oh, tahimik daw yung bayan ni Aguinaldo. So dito, wala ka naman sinasabi na sinabi ni Rizal na si Jose Rizal ay tinawag niya yung kanyang bansa na bayan. Hindi po ito bayan ni Aguinaldo, hindi po ito Chinatown, hindi po dito pinanganak yung kabataan makabayan. Kasi alam na ni Dr. Rizal ang gagawin nitong mga may hawak ng flag ni Emilio Aguinaldo. Hindi nila isusuko yung buhay nila sa bansang Pilipinas. Mananatili sila natatawagin ang kanyang sarili ng mga makabayan. Ang ibig sabihin, sila yung mga apo ng China na ipinanganak dito sa Pilipinas na pinatay ng mga Pilipino. Kaya po yan ang dahilan na gusto nila na si Rizal tawagin din ng mga Pilipino na makabayan. Oh, hindi po ba? Kasi ang hindi nyo ba nahalata itong mga media, pati itong mga mayors, mga governors, ano, ina-allow nila na tawagin ang Pilipinas na province of Fujian, China. Kasi based po yan doon sa piniki nila na history ni Dr. Jose Rizal pagkatapos niyang mamatay nung bago dumating yung Amerikano. Ano? Gumawa sila ng bandila na kung saan sa halip na sumugo itong mamamatay tao na si Emilio Aguinaldo dahil pinatay niya ang katipunero, pinatay din niya yung si Andres Bonifacio, pinatay din nila si Rizal. So piniki nila yung kasaysayan ng Pilipino na pagtatanggol sa bansang Pilipinas at pinatungan ng magdalo. Ganun po yan yung nagkukunwaring hero kalaban si kung sino-sino ng mga presidente, pero hindi naman. Tahimik din sa China, napunta pa nga sa China, hindi po ba? So, isang uri po yan ng pagtatakip, ano, ng
mga kasalanan ng simbahang Katoliko at ng Katoliko. Pag sinasabing Katoliko, hindi kayong mga tao nasa Katoliko. Yung tinatag dito ng Kastila at saka ng INTSEK. Kasi hindi naman Pilipino ang nagtatag po niyan. At ang Diyos naman hindi po nagtatag ng simbahan. Ang una pong simbahan na tinatawag, hindi simbahan, hindi church, at hindi linggo sinasamba ang Diyos. Ang una pong simbahan, tinatawag na sinagog. Sinagog po yan. Doon nangaral si Jesus. Basahin niyo po sa Biblia. Gusto niyo po basahin natin? Sagit lang po. Okay na ito po, ano? Basahin natin sa Lucas. Lucas 4:16. Ano po? Lucas 4:16. Ayan, di po ba? Ang sabi dito, and he came to Nazareth where he had been brought up. O doon daw lumaki si Jesus, hindi siya lumaking Katoliko. Sa Nazareth, wala pa nung panahong Katoliko. Kasi ang Katolicism at saka Orthodox, sabay silang lumabas diyan sa Nicaea. Diyan po yan yung Old Turkey. You know, yung Nicaea, yan yung Turkey ngayon. Yung isa sa lugar sa Turkey. So ngayon, yung Nicaea na yan ay diyan po binautismohan yung ginawa yung Trinity na ang Diyos tinawag nilang substance of three persons. Sa totoong kasulatan, ang Diyos ay anyong tao. Nilalang niya kasi yung mga tao dito na mga kanyang mga anak. Anak, ama natin yung Diyos, anak tayo ng Diyos. So, anyong tao ang Diyos, anyong tao tayo. Kaya lang, yung Diyos tinatawag nating ama. Pero sa Diyos po nito, Katolicism at saka sinagog, tatlong persona po yan na walang anyong tao. Yan po ay anyo ng substance. Ganyan po yan. Kaya ang Trinity po ay Diyos na walang anyo, kundi ang substance. Okay? Meron lang pangalan, Ama, Anak, Espiritu Santo, pero walang anyo. Pero sila iisang substance at ang tawag doon ay Diyos. Ganun po yan. Pero sa Bible po, ang Diyos ay kasing anyo ng kanyang mga nilalang. Di po ba? Pinag-aralan natin yan. Nag-anyong tao siya kasi kasing anyo siya ng kanyang mga anak. Kaya nga di siya nakilala nung mga anak niya dito, kaya ipinako siya. Hindi po ba? Kinurunahan pantinik. So, ganun po yan. So, ngayon, hindi siya tumungtong sa moske o sa simbahan. Kasi ang moske, 6th century na lumabas. Ano? At yan naman yung paglabas ng reliyon na Islam. Ano? Na yung counter siya, kalaban siya nitong mga sinasabing crusader, no? Ganun po 'yan. So, ang pinag-aagawan nila ay yung holy site, ano? Yung tungtungan ng mga paa ng Diyos na may lalang sa atin, ating Ama. Ayun po 'yan sinasabing sa may Al-Aqsa Mosque. Hindi naman po 'yan mosque dati. Ano? Yan po ay isang synagogue. Ano po, ang tawag niya ay synagogue. Hindi yan church, hindi naman yan mosque. Ano po, ganun po yan. At ang Diyos ay nagpapahinga tuwing Sabat o tuwing Sabado, hindi po tuwing Linggo. Kasi yung Linggo, busy ang Diyos niyan. Nag-start pa lang siyang lalangin niya yung araw. Kaya nga Sunday, the first when light appeared in heaven. No? And God created the light. Ayan. And God saw the light that it was good. So, yun po, yun yung Sunday. Unang paglabas ng liwanag ng araw. So, nagsimula pa lang siyang gumawa ng mga karagatan at ng mga hayop, halaman, bago yung tao. Pagka matapos yung magawa yung mga tao na kasing wangis niya, sabi na ipangilin ano, yung Sabado. Hindi yung Linggo kasi unang araw lang nga yun eh. So, ganun po yun. Ano? So, ang Diyos hindi siya tumayo sa kahit kaninong simbahan, sa simbahan ng INTSEK o simbahan ng Kastila, kundi sa sinagog. Mababasa po sa Lucas 4:16, at siya ay napasa
Nazareth na kanyang nilakhan. Doon po lumaki, ano? So, ang mga tao diyan sa simbahan, hindi po lumalaki diyan, ano? Malalaki na po nagiging member. At yung iba po diyan, balik Islam. Iba naman diyan, Iglesia ni Cristo, balik Katoliko. So, malalaki na po siya na sumasanib diyan. So, ang totoo pong anyo ng tao, doon po siya lumaki. Ano po ganun yan? Sa isang lugar. Hindi, doon siya naniwala at mula nung maniwala siya hanggang kamatayan na doon na siya lumaki. Walang ganun po. Ano? So, ang sinasabi niya sa kasulatan, sundin natin yung kung ano yung law of God. Sinabing law of God, galing ka sa binhi ng tao at galing ka sa mga magulang mo at magkaroon ka ng henerasyon ng mga tao. Hindi galing ka sa Roman Katoliko, lumaki ka doon, nag-convert ka sa Islam, nag-convert ka sa kung ano-anong reliyon, tapos hindi mo na alam kung saan ka lalaki. Kasi nalilito ka na. May kanya-kanya paniniwala kasi. Wala pong gano'n. No? So, ganito yan. No? So, at ayon sa kanyang kaugalian. So, yung kaugalian ng mga ng totoong tao noong panahon ay sa synagogue pumapasok. No? So, sa synagogue, wala kang makikitang larawan ng Diyos. No? Kasi pinako nga niya yung larawan ng Diyos, yung totoong larawan. Di ba? Nitong mga Roman. Oh. At yun na pinasasamba sa buong mundo. Oh. At araw ng Sabat nang papumasok siya. At nagtindig siya ng Bible, nagtindig siya upang magbasa ng Bible kung sa atin. So, every Saturday, saka siya nagbabasa ng Bible. Si Jesus, di ba? Wala namang nagbabasa ng Jesus na every Sunday. Kaya alis siya na po ang pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos every Sunday. Ganyan po tayo nilinglang ng Kastila at nitong mga INTSEK. At tinawag pa nga ng mga INTSEK na si Mother Mary na Ginoong Maria. Kasi ginagawan bubo ng mga Kastila ang mga Pilipino. At yan ay napatunayan natin for almost 500 years now. Ano po? Na ginagawa tayong mangmang, wala na tayong bansa, sila rin natanggal na tayo ay hindi taga-Pilipinas. Ano? Bagamat meron tayong lahing Pilipino, wala naman tayong bansa dahil tinanggal nga ni Cardinal Sin sa 1987 Constitution. Wala na po, di mo na matagpuan yan sa 1987. Sa 1973, nandun po yan. Pati yung historic right and legal title. At ang may pakanan yan ay lahat ay itong mga People's Liberation Army galing dyan sa Xiamen. Ano? At yan po ang pugad ng Communist Party of China. So kung hindi kami maniniwala, mayroon tayong mga link dyan. At nandyan si Aquino, nagkikwento siya ng kung ano-ano mga kabulaanan. Ano po? Dahil sa pagiging gahaman ng China, ginamit nila itong mga Aquino, itong PDP laban, para yung ancestors nila makinabang sa Pilipinas, sa mga resources at pati itong pagkontrol ng tax sa Pilipinas. Dahil nakasanayan nila na sila ay tulad din ni Emilio Aguinaldo na gobernador Silio. No, ganun po 'yan. So, 'yan po ang malaking kasinungalingan sa buong kasaysayan ng henerasyon ng tao sa buong mundo, no? Yung panlilin lang. Okay, ano po? So, bako na naman po tayo doon sa ating pinag-aaralan. Okay? So, yung sinasabing inihandog ni Dr. Jose Rizal ano, para sa mga Pilipino ay ibinigay yan sa atin. Hindi niya ibinigay yung bansa niya. Yung atmosphere ng bansa ni Dr. Jose Rizal, hindi niya ibinigay sa dayuhan, sa pare. Ano. So wala pong binigay siya na atmosphere, space, valleys. Kasi pag-aari daw po ng Diyos yung Pilipinas. At hindi pag-aari ng sinumang dayuhan. Ano? At hindi po siya tumutula. Ano? Kaya yung sasabihin diyan sa ng mga historian na Mi Ultimo Adios ay tula ay malaking kasinungalingan po. Ano yan? Magbasa po tayo at makinig ay sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ito po yung sinasabing national anthem natin. Kasi ibig sabihin nationalist tayo. Patriot. Mapagmahal sa bansa. Kaya ito, awit niya. Ito talagang national anthem natin.
Hindi yung kay Emilio Aguinaldo na pumatay siya ng Pilipino tapos sinabi niyang siya ang unang presidente. Eh di ba ay bago niya pinatay si Jose Rizal at saka si Andres Bonifacio at mga katipunan, ay sinabi na niya na siya ay, sinabi na ni Dr. Si Rizal na ang Pilipinas ay bansa na bago pa dumating ang Kastila. So, ganun po yan. Kaya tingnan mo po yung date nung inauguration ni ano ni Emilio Aguinaldo, hindi ba late kaysa doon sa sinabi ni Dr. Si Rizal na unang magtatag ng kalayaan si Dr. Si Rizal. Kaya lang itong mga gahamang Kastila at saka itong Gobernador Silio na ngayon ay may hawak ng flag ni Emilio Aguinaldo na hindi na ibinibigay sa atin ng bansa, ibinibigay na nila sa ancestors nila at sinabi nila na sila daw ang founding father ng Pilipinas. At yan ay malaking kasinungalingan kung kayo ay mananahimik pa rin, mga kapatid kong Katoliko at mga kapatid kong Muslim. At pagka ninakaw na ang bansa mo, bibilhin na ninyo ng sarili ng pera nyo, ng sariling pera nyo, ang sariling lupain ninyo. Bibilhin ng sariling pera nyo ang sariling tubig ninyo na dapat iinumin ninyo. Bibilhin nyo lahat sa dayuhan. Ganyan po ang mangyayari niya. Samantalang, dapat tayo ang nagbibenta doon sa dayuhan. Ganun po yan. Kaya lang, bakit natin ibibenta ang ating mga lupain? Ay doon tayo kumukuha ng mga resources natin. Diba? So, ang ibibenta lang natin ay yung bunga ng ating lupain. Ganun yun. Tayo magbibenta ng tubig sa kanila, ng langis, ng gas, lahat ng resources, ng gold. Ay nasaan yung gold ng Pilipino? Yung mining, namimina dyan for almost 500 years now at tayo ay nakautang pa kung kani-kaninong bansa. Sige nga po mga kapatid ko. Di ba ba? Mas malaki ang value ng ginto kaysa doon sa perang papel na inaabot sa atin ng dayuhan. Tama po ba? Ganun po yan, ano? So, ngayon, hindi ni Dr. Si Rizal binigay yung buhay niya. Sabi dito, hindi ako nagbigay ng buhay at hindi rin ako kumuha ng buhay. So, ilang taong kumukuha na ng buhay itong Katoliko? Ha? Ang Katoliko ang Espanyol, unang kinuha niyang buhay ay buhay ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Diba? Sunod na buhay na kinuha nila, buhay ni Rizal. At sa pagitan nun, marami rin silang kinuha buhay. Diba? At napatunay naman natin yan na sa pagitan ng mga panahon, mula nung iwagayway ang plug ni Emilio Aguinaldo hanggang ngayon, hindi nauubos ang patayan. So, ibig sabihin, inom lang ng inom ng dugo itong plug ni Emilio Aguinaldo. Ano? Ginawa lang pambalot. At sinabi doon na pag binasa nyo, kumpara dito sa Mi Ultimo Adios, ikumpara mo doon sa Bayang Magiliw, ang mamatay ng dahil sa iyo, walang specific na bansang sinabi. Ang sinabi lang, Bayang Magiliw, wala kang mababasa na perlas ng silanganan na Pilipinas. Basahin niyo po natin, ha. Okay, ito pong lupang hinirang na ito na Bayang Magiliw, no? Eh mali po ang panluloko po ang ginawa dito ng mga Kastila, ano? So lahat po ito yung mga mangluloko, ano? Ganun po 'yan. Niluloko po tayo nito, ano? So tingnan mo itong si Emilio Aguinaldo, siya ang nag-proclamation ng independence noong June 12, 1898. Diba ba? So, papaano siyang magiging presidente ay Gobernador Silio siya. So, ayaw niyang maparusahan. Ayaw niyang ma-firing squad doon sa pagpatay niya ng maraming Pilipino. Yun po ang dahilan. At pag binasa niyo po dito, yung national anthem, no? May nabasa po ba kayo dito na Pilipinas. Ah, diba? Ang Mi Ultimo Adios, sinasabi ni Jose Rizal, diba, pambansang bayani natin si Dr. Jose Rizal, pag sinabing bansa, national hero. So, yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa paragraph 10, awit yun para sa bansa. So, ibig sabihin, yun ang sinasabing national anthem. Tingnan natin itong ginawa nitong mga katulong, katiwala ng simbahang katulikong Espanyol.
na naiwan dito, di ba? May nabanggit po ba dito na bansang Pilipinas yung bayan? Diba? Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisiil. O diba, ilang taon na yung nanlulupig mga komunista? Diba? Maraming napapatay na sundalo, hindi pa nasisiil. So, ang ibig sabihin, kanta ito ng komunista. Ayaw nilang patalo sa bansa kasi ayaw nilang isuko yung buhay nila. Kasi ang tawag ng mga komunista sa Pilipinas, bayan nila. Bayan ito ni Domingo Lamco o ni Kiyinan. Kaya meron tayong problema sa Philippine history at saka sa Chinese history sa pangluloko nila. Kaya kinakailangan po na liwanagin natin ito sa mga INTSEK na manggagansu dito sa Pilipinas na hindi history ng INTSEK ang sinasabi ni Jose Rizal. Hindi bayan ng INTSEK ang sinasabi ni Rizal dito sa malayong silangan. Kasi ito po, kanta po itong nitong manlulukong si Emilio Aguinaldo. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula. Diba? Tula na naman. Hindi naman tula yun eh. Awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo. Watawat ang pinupuro dito. O, sino kumuha ng watawat? Tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. O, ilang beses nang madilim yan. Hindi pa nga na-resolve kung sino pumatay kay Lapu-Lapu. Yung pumatay kay ano, ginagawang. Kaya nga, lahat ng mga hero, ginagawa nilang national hero lang. Pero hindi nila nire-resolve kung sino pumatay, hindi kinukulong. Ganyan po ang sinasabing sindikato. No, at yun, Giano, hindi niya kinulong. Hindi kinulong ng simbahang katoliko yung mamamatay tao na si Emilio Aguinaldo. Na sinasabi ni Rizal sa paragraph 8 hanggang 10 na marami siyang pinatay, maraming naulila dahil sa kanya. So yun ang ayaw pakinggan nila. At ngayon, maraming nauulila talaga. Nawawala ng bahay, nawawala ng lupa dahil minamasakir itong mga INTSEK. Oh. Lupa ng araw ng luwalhatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagmaymang api ang mamatay ng dahil sa'yo. So, inapi ba tayo ng China? Di, hindi o. Totoo ba? Hindi. Di ba? Ilang taon na yung drug lords? 33 years. May nakakuha during 33 days? Wala. Di ba? Ginamit lang sa political ambitions ng China para maihayag ng China na ang ancestors ni Rizal ay INTSEK at ang may gawa ng Pilipinas, ng langit ng Pilipinas, ay ang INTSEK. Ang langit at ang lupa ay INTSEK. Ang kaluluwa ng Pilipino ay INTSEK. Kasi ang founding father ng Pilipinas ay kaibigang matalik ni Corazon Aquino. Yan po ay si General Yefe, People's Liberation Army, na kaya nandito sa Pilipinas ay upang patayin sa silong ng langit ang mga Pilipino. At yan pong bayang magiliw ay ginagamit ng komunista ng People's Liberation Army ng Fujian Province dahil namamatay sila dahil sa Pilipinas, dahil ang Pilipinas bayan daw ng mga INTSEK. Hindi mo ba? At yan ang sinasabi nila. Kaya ang nga nakasabit dyan sa mga ano kalsada natin, gagawing province ng Fujian China ang Pilipinas. Kasi bakit ginagawang province? Kasi ang awit ng mga Pilipino ay para sa bayan ng Fujian China. Dahil ang gumawa ng bandila ng Pilipinas ay isang Fujian Chinese na naghahandog ng buhay ni Rizal at buhay ni Andres Bonifacio at buhay ng mga Pilipino para sa kanilang ancestors, kasama yung Diyos, kasama yung anghel, kasama yung lahat na. O isama nyo na yung pare, ihandog ninyo. Dahil sila ang loko-loko na gumawa ng faking history ng Pilipinas. Kaya yan po ang sinasabi natin na panggagancho lang ang ginagawa nitong mga pare. Kung hindi tayo titigil ng pananampalataya dyan,
ay mamamatay ang ating binhi, no? Dahil sa extrajudicial killing. Dahil hari po ng extrajudicial killer ng mga killers, ano, o ng EJK, itong si Emilio Aguinaldo at yung lahi nila, dahil gobernador silyo po dito ang mga INTSEK. Ganun po yan. So ngayon ay ang ginagawa ng kung ito ay hindi tayo pagtatanggol ng Spain at hindi tayo ipagtatanggol ng Europe, ay iahandog po ang buhay ng ating mga apo-apo hanggang sa ating kaapo-apuhan ang dugo nila laging papatayin at iahandog dyan sa simbahang Katoliko at doon sa Spain. Yan po ang future plan nila. At yan na nga ang magkakaroon na ng World War III dahil ginagawa tayong tanga for almost 500 years. At pag nakita nyo naman po ang gap ng mayaman at mahirap, ano, na tayo mahihirap, nagtatax tayo sa Vatican, nagtatax tayo dito sa simbahan, nagtatax tayo sa gobyerno. Dahil ang gobyerno, hindi naman nagtatax yan, nangihingi ng tax yan. Oh, ayung mga negosyante, hindi naman magbibigay ng tax yan sa mga Pilipino. Papatungan niya pa yung mga consumable goods natin, ano, ng tax na sila ang magiging kolektor ng gobyerno. Bibiglan po ang puhunan nila. Ganyan po yan, ano. So, tuloy po tayo sa ating aralin, ano, na dito sa National Anthem or National Patriotic Song ng Pilipino, wala kang dito makita na minahal na bayan o minahal na bansa. Di ba? Wala. Oh. Kanino ka namatay? Para saan? Sa bayan daw. Oh. Ay, wala naman sa last farewell or national anthem ni Dr. Sirizal, no? Sinasabi natin, no? Paragraph, ano ito, di ba? Lagyan nga po natin ng number para madali ninyong makita ang reference. Ano po? So, okay, ito po yung paragraph 1, paragraph 2, 3, 4, okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di ba? Sabi dito sa paragraph 10, di ba? Ito, Mi Ultimo Adios ay hindi lang batas ng Diyos, kundi ito ay pagkakakilalnan ng ating bansa sa pamamagitan ng ating awit. So ito po, Mi Ultimo Adios ay awit, ano? Bukod sa last farewell, ay awit ito ng pagmamahal niya sa ating bansa o sa ating sinilangang bansa. Ano po? So ayaw ni Emilio Aguinaldo, palibasa siya isang INTSEK, ayaw niyang tawaging bansa ang Pilipinas. Ano? Dito, makailang beses na sinabi ni Dr. Sirizal na ito'y bansa, 5 po. Ano? So, ganun po yan. At tinawag niya dito na ito ay ang Pilipinas. Ano? So, walang ibang minahal si Dr. Sirizal kundi ang bansa niyang Pilipinas. Hindi tulad noong sinasabi dito ni ano, Emilio Aguinaldo, ha, na hindi siya namatay. Ha? Wala siyang kinamatyan kundi yung bayan niya. Okay? At hindi niya sinabi kung ano ang pangalan ng bayan niya. Hindi po ba? Oh, di po ba yan? May nabanggit po ba dyan na bayan? Na ang Pilipinas ay bayan? Walang pangalan ng bansa. Ang sinabi niya lang, mamamatay siya sa bayan na nasa na perlas ng silanganan. O ngayon, ang ginawa nitong mga lukulukong INTSEK, gumawa sila ng peking ancestor ni Rizal, kaya planado na po yan doon sa China para sabihin na ang mga INTSEK, bayan nila ang Pilipinas at namamatay ang People's Liberation Army, ha, nang dahil sa bayan. Ano? Kaya mapapansin nyo po na ito People's Liberation Army na sa General Yepe ay namamatay, nagbubuwis ng buhay para sa bayan. Ano? So, ibig sabihin, itong pabansang awit natin, dapat ibuwis mo ang buhay mo, ano, para sa bayan. So, ngayon, kung ikaw sundalo o pulis,
at ayaw mong kumampi dito sa mga makabayan, sasabihin ka ng, tatawagin ka ng mga makabayan na terorista ka. Ganun po yan. So, pinalalabas nila na terorista ang mga Pilipino dahil pinalalabas nila na pinatay ng mga Pilipino si Dr. Si Rizal dito sa bayan nila sa malayong silangan. Kaya lahat po ng People's Liberation Army, no, katulad nitong si Juma Season, People's Liberation Army yan, is kunwari lang po ay CPP-NPA. Dahil Fujian Chinese din po yan eh. Kababata yan eh. Ni General Yefe. Halos kababata rin yan. Oh, kababata yan ni Kuri Aquino. Kaya mga magkakababata yan. Walang pinagkaiba kay Emilio Aguinaldo, kay Dr. Si Rizal, at kay Andres Bonifacio. Puro magkakababata sila. Hindi po ba? So dito, sa ilang paragraph ito. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Ano? Diba? 5 paragraphs lang. Oh, ay yung ginawa ni Dr. Jose Rizal, 14 paragraphs, national anthem ng Pilipinas. Pag sinabing national anthem, yun yung pag-awit natin kung gaano natin kamahal ang ating bansa. Mula na tayong mabuhay hanggang tayo mamatay sa ilalim ng kalangitan ng Pilipinas. Diba? So ito ang national anthem natin. Ha, ulitin natin, ginagamit po ito ng mga komunista. Ano? Dahil sa pag-aakalang si Jose Rizal nga ay isang INTSEK, kasi ang gustong ipagpatuloy dito ng mga INTSEK ay maging walang hanggang gobernadorsilyo ng Espanyol under Maura law, na yun ay pagnanakaw ng mga lupain at pagdidimulis ng mga Pilipino sa kanilang mga lugar na kung saan doon na sila lumaki. Ano po? So dito wala kang makikita ang Pilipinas ang ikinamatay nila, no? So ang kinamamatay ng lahat ng politicians ay dahil doon sa dynasty nila na binubuo dito. Kasi ang gusto nilang maghari dito sa Pilipinas ay yung founding father ng New China diyan sa Jingjiang. Ano po? So ganyan po tayo niluloko nitong mga INTSEK. Ano po? INTSEK po 'yan siya, no? May listahan po tayo ng mga INTSEK, no? So ganoon 'yan, no? Okay, balik po tayo dito sa paragraph na pinag-aaralan natin, ano? So ngayon, sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito ay sa bansang Pilipinas ay bawal, all prohibited, bawal ang mamatay tao. So hindi na dito kabilang dito si ibig sabihin dito, pinalalayas niya itong si yung sinasabing si Domingo Lamco at saka itong si Andres Bonifacio. Kasi yan ang mamamatay tao ng kasaysayan ng Pilipinas at mamamatay taong lehitimo ng mga Pilipino. Dahil sa paragraph 9 po, ayan po yung ating dokumento na sinasabing itong mga INTSEK at saka Kastila, pinahirapan ang Pilipino. Ganun po. Ngayon, pinahihirapan pa rin tayo sa kasaysayan natin. Kaya, nangikipag-agawan ng kasaysayan ang mga INTSEK sa kasaysayan ng mga Pilipino. At yan ang dahilan kung bakit ang presensya ng People's Liberation Army at komunista ay nandito sa Pilipinas. Matagal na. At nagkukunwari lang sila na sila ay allied na Western, no? So, kumbaga, nakikidnap tayo for how many years, no? 51 years na po tayong nakikidnap ng komunista, no? Ganun po yan. So, nagkukunwari sila na democratic pero nagnanakaw sila ng mga tax at pinapatay nila ng mga tao at inaagawan nila ng mga lupain, ano? Ngayon, dito sa Pilipinas na sinasabi ni Jose Rizal, dapat wala na yung gobernadorsilyo system. Yung mga INTSEK na nagnanakaw ng tax, nagnanakaw ng history, nagnanakaw ng human identity, at nagpapasok ng mga sinasabing national hero sa Pilipinas. Sa ayon po sa kasulatan dito na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano, which is against din doon sa sinasabi na ng ano, sinasabi ni Dr. Jose Rizal na sabi niya dito ay huwag kayong magdadala ng mga ano dito ng mga kahit na anong INTSEK na mamamatay tao. Kasi nandito yung mamamatay tao, di ba?
na gagawin ninyong bayani. Oh. Kasi sabi ni Dr. Si Rizal nga po, final redemption na ito ni Dr. Si Rizal. No? Hindi nyo pwedeng patungan yung pagkamatay niya. Yung pagkamatay ng mga bayani nitong katipunan nila Andres Bonifacio. Huwag ninyo daw gambalain yung kanilang pamamahinga. Oh, ayan ngayon, anong ginawa nitong nilakore ni Duterte? Dinala niya si Xi Jinping sa loob ng Pilipinas at idinagdag nila na national hero ng Pilipinas na galing sa China itong People's Liberation Army na namatay sa Beijing. Pero mo, People's Liberation Army na ang pangalan ay Sixto Mercado, na ang pangalan sa Chinese ay General Ye Fe, ano? Nung lumaki sa pagkikipagpatayan sa Pilipino, ay sasabihin na national hero din ang Pilipinas at proud names to remember. Ay malaki na pong ano yan, kamangmangan na ginagawa natin. Dahil dito sa sinasabi ni Dr. Si Rizal sa paragraph 1, hindi siya nag-alay ng INTSEK para sa bansang Pilipinas. Hindi siya nag-alay ng buhay ng INTSEK na People's Liberation na mamamatay ay sa ibang kalangitan. Oh, dito si Jose Rizal namatay lamang para magbigay ng buhay sa ilalim ng kalangitan. Saan ka nakakita na pupulot ka ng patay na bangkay ng People's Liberation Army galing diyan sa Beijing, ha? At dadalhin mo sa Pilipinas yung rebulto at itatanim mo rito. Hindi naman siya dito namatay. Oh. Di ba? So ang mangyayari, ilang milyon ang People's Liberation Army pag namatay lahat yan at dito iburol sa sinasabing bansa ni Jose Rizal. Ay hindi naman sinasabi ni Jose Rizal na itong Pilipinas ay simenteryo. Di ba? Ang sabi dito ni Jose Rizal, ito ay bansa, hindi simenteryo ng mga INTSEK at hindi rin ito martyrdom area ng mga INTSEK. So, ang ginagawa po nitong mga kabataang makabayan, kaya po sila nag-i-struggle, kumukuha po silang atensyon sa ibang bansa. Yan po ang dapat nating maintindihan, na ginagamit naman itong mga media na Chinese din sa ating radio station, sa TV station, na propaganda para masabi ng buong mundo na ang Pilipinas nga ay bayan ng mga INTSEK sa Fujian. So kaya nga po dapat itong ating literature ay himayin ng mga Pilipino dito sa international court para hindi tayo niluloko. Ang buong mundo na po ang niluloko nitong mga INTSEK. Oh. Sabi ni Jose Rizal, ang Pilipinas hindi simenteryo ng People's Liberation Army at hindi rin ito simenteryo ng kabataang makabayan. Ha? Ang sabi dito, kung kayo ay People's Liberation Army, kung kayo ay CPPNPA, kung kayo ay INTSEK, o kung sino mang dayuhan, may kasalanan kung kayo ay wala, isuko nyo yung buhay nyo sa Pilipinas. Kahit si Dr. Jose Rizal walang kasalanan, isinuko niya yung kanyang buhay, hindi sa INTSEK, hindi sa Kastila, hindi doon sa ancestor ni Xi Jinping, sa bansang Pilipinas lang. So ang ibig sabihin, magrespeto kayo sa bansang Pilipinas dahil ito, ang bansang ito, itinatag ng Diyos niya. At ang Diyos na siyang gumawa ng rehiyon ng araw. Oh. Ngayon, hindi nyo naiintindihan kung ano yung rehiyon ng araw, ipinapaliwanag niya. Hanapin ninyo. Oh. Hindi po ba? So, ipakita uli natin dito. So, ito po yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ano po? Ang pinapaliwanag po niya ay hindi siya nagpaalam sa isang lahi ng INTSEK na nandito sa rehiyon ng araw. Kasi wala pong lahi mula sa kahit anong bansa na pwedeng mong ipasok dito sa rehiyon ng araw na yung lahi siyang iikot dito sa solar system.
At hindi naman po pwede na yung INTSEK ang gawin mong araw at yung mga bansa ang iikot doon sa China. Halimbo ba? Kaya pag hindi natin na isaayos itong kasaysayan na ito, nakakahiya kahit na kayo mga INTSEK, kahit na kayo mga People's Liberation Army, nakakahiya kayo. Hindi na na ang Pilipinas, hindi na po kailangan ng kalayaan. Ano po? Dahil matagal na kaming malayang bansa. Ang inihingi na lang namin sa Espanyol at sa Europe ay tanggalin na nila ang mga komunista rito at yung mga simbahan nila, ibalik nila dyan sa ano. Kasi ang ginagawa lang po ng simbahan ninyong Katoliko, lahat ng People's Liberation Army ay ikinukonvert niya na citizens dito sa Pilipinas, natural citizens, at ginagawa nilang national hero ng China dito sa Pilipinas. Oh, ay wala naman po sinasabi si Dr. Rizal dito na gawing ang Pilipinas ay gawing martyrdom area ng mga INTSEK, na sila magpapakamatay dito at sasabihin pagkatapos nilang mamatay, hero din sila. At natapos na nila ang kanilang pagtatayo ng New China sa pakikipagpatayan sa Pilipino. No? Ginagamit po ng China ang dugo ni Jose Rizal sa pagpatay ng Pilipino at pagpatay sa kasaysayan ng aming Diyos dito sa Pilipinas. Oh. Kato, yung sinasabi niya, no? Yung si ano, si Jinping, ano? Noong November 19, 2018, ang shared history daw ng China at ang Pilipinas ay yung ancestor nila, ha? Na siyang founding father ng Pilipinas. At si General Yepe ay pinupuri niya ang kanyang pangalan sa pagpatay ng mga Pilipino. At ang pagtatagumpay na nangyayaring ito, ha, na ginagawa ng mga anak na apo ng China ay para maitatag ang sinasabing bagong China. So ang Pilipinas, bagong China na. Wala naman sinabi si Dr. Jose Rizal na baguhin mo ang kasaysayan ng mundo. Na pag napatay mo ang Pilipino, napatay mo yung Diyos, napatay mo yung sweet foreigner na kasama ni Dr. Jose Rizal, ha, sa paragraph 14, eh ang mga People's Liberation Army ay magiging hero. Kaya yan, ano, yung ano ng NBI, ano, ikaw, si, ano, si Alfredo Lim, ano, Alfredo Lim, ibalik mo yung, ano, yung pani General Yepe, yung rebulto niya. Bawal po yung ilagay dito sa Pilipinas. Kasi namatay siya sa under the sky of Beijing. No? Ang sabi dito ni Dr. Jose Rizal, I died to give you life, to die under your sky. So anong sky ba ang meron dito? Yung sky ng karagatang sa malayong silangan. Ay nasan ba yung malayong silangan at alin yung sky na yun? Sky po ng Pilipinas yan sa paragraph 14. Ano? Ayan po yun. Oh. Yan po ang sinasabi ng aming pambansang bayani, na sky ng Pilipinas. Ha? Yun lamang region of the sun na nakatapat sa Pilipinas, yung atmosphere lang niya. Yun po ang ibig sabihin niya. Oh, biro mo kakamkamin ni Xi Jinping pati yung buwan. Oh, founding father daw po, ha, ng Pilipinas itong mga magulang ni Xi Jinping, magulang ni ng PDP Laban, ni Aquino, at ng lahat ng mga apo ng China, mugmula kay Emilio Aguinaldo at kay Domingo Lamco. So ang ibig sabihin nila, yung sinabi ni Rizal na buwan, ay sila rin ang gumawa. Yung bansa natin, sila ang gumawa. Yung mga kaluluwang nandito sa Pilipinas, lahat yun, ginawa nila. Ay wala na po sa kasaysayan ng mundo yan. Ganyan po ang ibig sabihin ng aming pambansang bayani. Kaya hindi kayo ang pinag-uusapan dito na lahi. Bansa lamang po na kung saan ikaw si Jinping, lahat ng mga apo mo ay susuko dito sa Pilipinas. Pati yung China, isuko mo rin.
Ibig sabihin, gumalang kayo, irespeto nyo, huwag kayong mangagaw ng ibang civilizations ng tao. Kasi ibang civilizations kami kaysa INTSEK. Kayo may kanya-kanya, may sarili kayong civilization. At yun, yung galing sa ancestor nyo. Kami, ang civilizations namin, galing sa Diyos. Nilalang mula kay Adan. Binhing mula kay Adan ng buhay ng Diyos. Kasi ang unang nilalang ng Diyos, ayong sa sinasabi ng si Rizal sa Eden, ay tao. Wala pong sinasabi si Dr. si Rizal na dito sa Eden, ha, na bansa namin, ay ang nauna ay yung hininga ng INTSEK o buhay ng mga apo ng China. So, tao muna po ng Pilipino ang isinilang sa bansang Pilipinas. Yan po ang ibig sabihin ng Eden. At ang tao sa Pilipinas ay mga anak ng Diyos. Kaya wala kayong karapatan na patayin ang mga Pilipino at tawaging bayan ninyo ang Pilipinas sa pamamagitan ng panluloko ni Emilio Aguinaldo na walang minahal kundi ang political career niya na sakupin ng bansang China, ano, after 123 years ano, ang Pilipinas upang muling alipinin ang mga Pilipino sa ilalim ng pangluloko ng inyong mga apo. Kaya kayong mga apo ng China, kung gusto nyo at lulo pala ang inyong pinagmulan, ang founder nyo ilulo, doon nyo isuko ang buhay nyo sa lulo ninyo. Patayin ninyo yung mga apo ninyo, yung mga anak ninyo, at yung dugo nila, ipainom nyo sa lulo nyo, sa libingan nila. Yan po ang sinasabi dyan na dapat yung nilagay nyo dyan sa ano, libingan ng mga biyane, na I do not know the dignity of his birth, ilagay nyo yan sa noo nyo, kayong mga INTSEK, ano, kayong mga komunista, ilagay nyo yan doon sa puntod ng lulo nyo doon sa China. Ay, ilagay nyo yung I do not know the dignity of Chinese birth. Ano po, maliwanag yan, mga manggagancho kayo talaga. So, tinatawag po ni Dr. Si Rizal, ano po, na Sea of the Orient, ay walang iba kung hindi po ito. Yan. Itong area na ito. Ano po? Okay. Malaki po ang Sea of the Orient. Okay. Kasi yan po ang karagatan, ha, sa malayong silangan. Covered po ito lahat. Lahat po ng inward water ng Pasipiko na pinag-aawayan ng lahat ng bansa. Sea of the Orient po yan. Ano? Kaya yung on-close ay ipinatupad para hindi pag-awayan yung mga sea boundaries, no, ng baseline ng mga bansa. Kaya advance po ang isip ni Dr. Rizal na alam niya ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay pinupunterya dahil mayaman po tayo sa mga resources. Kaya lang ang nakikinabang ay itong simbahang Katoliko at mga Kastila at mga organisasyong nasa loob ng simbahan. Ay, wala naman tayong involvement dyan sa mga simbahan. Hindi naman mga Pilipino ang gumawa niyan dahil Kastila yan eh. Kaya ang yumayaman po dito mga kapwa ko Katoliko ay mga dayuhan dahil sa kanila po tayo nagbibigay ng ano eh, ng tax kung tutuusin. Hindi po ba? Nagbabayad tayo sa mga patay natin. Nagbabayad tayo sa lahat sa mga pagkapanganakan natin. Samantalang sila dayuhan. Na hindi naman natin ginawa yun sa kanila, napupunta tayo doon sa bansa nila at iisuhan natin sila ng birth certificate na gawa natin. Hindi po ba? Kaya yan, isang pambubudol, ano, yung reliyon. Dahil hindi naman gumawa ng reliyon ang Diyos. Hindi siya gumawa ng paniniwala. Wala pong batas na ginawang paniniwala, ano? Kundi ang Diyos ay nagbigay ng kautusan mula sa kanyang salita, mula sa kanyang hininga ng buhay. So, ganun po yan. So, ito po sinasabi natin na lahat ng inward water, no, na wala sa ocean, ano, sa malawak na katubigan, ha, ay dagat, o yung mga tubig, ha, ng karagatan na nasa pagitan ng mga pulo ng bansa. Yan po ang Sea of the Orient. Ganun po yan. So, yung Orient, ang ibig sabihin niyan po ay dagat na nasa Eastern Hemisphere.
So ito po ay Eastern Hemisphere, kaya lang nasa malayong silangan. Yun ibig sabihin po ng Orient, malayong silangan. Ano po? So yung dagat na yan, mga karagatang nandyan, no, na sinasabi natin, ayan po ay Sea of the Orient. Ano? So mayroon pa pong Sea of the East, no? Pero hindi tinatawag na Sea of the Orient kasi wala po siya sa malayong silangan. So ang malayong silangan po ay umaabot dito sa almost ang pinakamalayong silangan po dito, itong 180 degrees, yung anti-meridian. Okay? So ang measurement po niyan ay magsisimula dito sa north, no? Okay? Okay, so ito po ang kalahati ng mundo na ito. Ha? Nakikita nyo sa kanan, yan po ay Eastern Hemisphere. Okay? Ganun po yan. So, nasa North Pole po tayo. Ha? So, itong nakikita nyo po dito, dagat po ito ng silangan. Ano po? So, dagat ng silangan, pero pag pumunta ka sa South, may mga dagat pa po ang silangan. Di po ba? Yan. At ang silangan, nagsisimula dito sa Prime Meridian. Ito naman po, nagtatapos yan dito sa anti-meridian. Kasi, yan po yung kung saan nababahagi yung Eastern Hemisphere sa kanan at saka itong Western Hemisphere o yung kanluran. Ano po? Ito naman yung silangan. So, yun po ang ating standard. So, lahat ng nasa silangan, dagat po ng silangan. Pero may tinatawag tayong malayong dagat sa silangan. So, ibig sabihin, galing sa Prime Meridian, okay? Yung Prime Meridian, babagtasin mo yung half circle ng daigdig hanggang umabot dito sa 100 20 degrees, ano? So, sa tayo ay 121 degrees yung Maynila. Kaya pag binagtas mo ito, patungo ito sa Maynila. Hindi po ba? Itong lugar na ito, ito galing dito sa North Pole, pababa. Babagsak yan doon ay sa 100 ano, sa Pilipinas. Okay? So, susugin po natin na itong linyang ito, ha? Okay, dadaan tayo sa Japan. Okay? Okay, dadaan tayo sa Pilipinas. Ah, ito po, ano? So, hindi nakakaduling kasi yung number, ano? So, 120 degrees east po yan, no? Hindi kasi makita, no? Okay, tama, ano? So, ito, 110, 130. So, kung iikot tayo dito, so, galing dito, dito ang prime meridian po, ha? Patungo sa anti-meridian. So, kung 120, dito sa pag-ita na ito. Okay? So, sundan po natin itong linyang ito, pababa. So, babagsak po yan doon sa Pilipinas, ano? So, sinususog lang natin, ha? Ito yung guhit na ito. Okay? Ito. Okay? Okay? Okay, babagsak tayo, dadaan tayo sa Taiwan. And then, sa Pilipinas. O yan, yan po yung sinasabi natin. Sa Pilipinas siya, bumagsak, ano? Yan po yung Pilipinas, sa kabaliktad. Di ba ba? So, yun po ang ibig sabihin kung paano hanapin ang ating bansa from the North Pole. Pero ang usual na pagbabasa po niyan ay bababa ka from the North Pole, then along the primary region passing United Kingdom, no? And then going to equator, no? So, pagdating natin sa equator, okay, dito tayo sa equator na ito, hahanapin naman natin yung latitude, no? So, ang pinakang latitude natin is 14 degrees north, okay? 120 degrees east, no? So, ibig sabihin, from 0 meridian, 0 degrees prime meridian, no? Going to the east, okay? Ganun po yan. And then, ito na po yan. Ito na yung 120 degrees east, 121 degrees east, hanggang dito. Okay?
So, kung hanapin natin ang Manila is 121 degrees east and sabi sabihin, 120 degrees east from primary region going to easterly, no? And then 120 degrees. And then from the equator line, 14 degrees north latitude. Kaya babagsak po yan dito sa Manila, ano po, doon sa monumento ni Dr. Jose Rizal. So, ganun po yan. Okay? So, malalapitan po, nalalapitan natin, ha? Okay. So, lapitan natin. So, para mabilis, dito tayo, ano? Okay? Okay? 121, 14 degrees north, no? Tingnan natin po. 121 degrees, 14 degrees north. Okay. Tutok pa natin. So, saan tayo babagsak? Okay. Saan ito? Hanapin natin yung luneta. Okay. So, search natin Luneta Park, no? Luneta Park. Luneta Park. Okay. Okay. Enter. Search. Okay, hanapin po niyo yung Luneta Park, no? Ayun. Okay, automatic po yan, ha? Okay. Good. So, yan po ang Luneta Park. Oh. Kaya lang ito yung SMI. Kaya tough. Ano? So, palalakihin natin kung nasaan yung Luneta Park, yung monument ni Dr. Jose Rizal. Okay, ito yung actually, ito yata ito. Eh. Ito yung Luneta Park na po itong kahabaan na ito. Eh. Okay, so dito tayo dadasig. Ano? Okay, ito yung stadium. Okay. Adamson, no? So nasaan yung Rizal Park, no? Ganito Rizal Park. Rizal Monument. Ayan. Okay, para sigurado pong matutumbok natin kasi nakakaduling eh. Enter, no? Okay, hanapin po natin yung Rizal Monument. Okay. Yun. Dr. Jose Rizal National Monument, ano? Ito po siya. Ayan. So, itutok natin. So, yan ay ilan yan? How many degrees? It's 121 degrees, ano? And then 14 degrees north. 14 point something, ano? So, ito po yung monumento ni Dr. Jose Rizal. Okay. So, ayan po yan. Ano? Yan ating bayani. Ano? Okay. Ayan po siya. So, ngayon, balik na po tayo dun sa ating aralin. Ano? Nakita na natin kung paano hanapin. So, balik na po tayo dun sa ating aralin. Ano? Balik na po tayo dun sa sinasabi na sky. Para matanong natin itong perlas ng silanganan. Ano po? Ganun po yan. So, angat po tayo sa langit. Okay, yun na po yan, ano? So, yan po ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano? 120 degrees east, 14 degrees north. Papasok yan doon sa 121 degrees north, 14 degrees east. Papasok yan doon sa sinasabi natin na monument ni Dr. Jose Rizal. So, ito po ang malaking silangan, ano? So, dito, silangan pa rin po siya, ano? So, ibig sabihin, itong Arctic Sea, ano? Itong Baltic Sea, pati itong North Sea, dagat ng silangan po yan. Pati itong Mediterranean Sea, Black Sea, ano? Aegean Sea, ano? Red Sea, diyan tumawid si Moses. Ano? Ito po yan, Red Sea yan. At saka itong Persian Gulf, no? Yan yung Black Sea. Ano? So, yan po ay dagat ng silangan. Ano po? At ito, Indian Ocean na to. So, ito ang dagat ng malayong silangan. No?
Sea of the Orient. At yan ang gustong nakawi ng mga Intsek. Kaya itong ating pambansang bayani, ginawa nilang apo. At ngayon, sasalakayin tayo ng People's Liberation Army na gamit-gamit ang dugo ni si Rizal. Na bawal naman sabihin, bawal gamitin laban sa Pilipino. No? So, sabi ni si Rizal, I die to give you life. No? Namatay siya sa bansang Pilipinas. Pag sinabing you, bansang Pilipinas, hindi po Intsek o Dayohan. Ano? So, ganun po yan. So, ngayon, ay sinasabi natin na ito ay nasa Eastern Hemisphere. Ano? At ang daigdig, ano? Ang ating planeta, umiikot yan sa araw. Ano? Kaya nagkakaroon tayo ng araw at gabi. Ano? Yan ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ano? So, yan. Ang sinasabing solar system natin at yun ang tinatawag na region of the sun. So, ang bansang Pilipinas ayon kay si Dr. Si Rizal ay nasa rehiyon ng araw. Okay? So, meaning na ito yung araw. Okay? Guguhitan natin para maliwanag. Okay, ito yung sinasabing araw. Okay? Ano po? Gawin natin blue para maganda, di ba? So, sinasabi ni Dr. Si Rizal na araw ay ito. Ano po? Yan yung araw. Di ba? So, ano naman yung region of the sun? Ayun na po yung sinasabi natin na orbit niya na kung saan umiikot yung planeta kasama yung Pilipinas na naglalakbay sa panahon. Doon po naglalakbay ang panahon. Meaning na umiikot yung ating planeta kasama ng daigdig, no? Sa orbit, no? Yan ang region of the sun. Ganun po 'yan. Ito yung sun, no? Sulat natin para maliwanag dito sa mga Intsek. Ito po yung sun, ano? Sun. Yan. So ito naman po ay tinatawag natin na region of the sun. Ano po? Para malinawan natin, no? Lagyan natin ng label, no? Region of the sun. Hindi yung sun of China, no? So, 365 days a year, no? Philippines, no? Ayan. Philippines rotate, ano? Rotate, no? At the region of the sun, okay? No? Ganon yan, okay? Philippines and Philippines at the region of the sun at the Sea of the Orient, huh? Revolve around the sun. Okay? So, umiikot po ano, ang ating bansang Pilipinas kasama ng pag-ikot ng planeta. Ano po? So, ganun po yan. Ano? So, ngayon, kung i-explain natin yung sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, ay ganito po ang mangyayari niyan, ano? So, lahat ng inner, no? So, ibig sabihin, kung ang Pilipinas ay nakaharap doon, no? Paikutin natin ng araw. Okay? Ikutin natin ng araw, sakit lang. Okay, ikutin natin ng araw. Ano po? Okay. So, ganyan. Di po ba? Ikutin natin ganyan para maliwanag. Okay. Para maintindihan natin kung paano pinapaliwanag ni Dr. Si Rizal yung Mi Ultimo Adios. Ano? At itong mga kabataang Intsek na ito,
matigil na yung katatawag sa Pilipinas na ito ay bayan ng kanilang lulu. No? Ano yung punin nyo? Itong si ano? Tadyakan nyo po yan si Aguinaldo. Ano? Hindi po bayan ni Dr. Si Rizal itong Pilipinas. Ano? Bansa po ito. Okay? So, ganun po yan. Ano? So, ngayon, buburahin natin to kung na ito. Sorry. Okay. Tanggalin natin to. Sorry. Okay, mabagal lang po. So, ganito po yan, ano? So, sinasabi ni Dr. Sirizal, ay meron tayong tinatawag na region of the sun. Ito po yung sun. Ito yung region of the sun, yung paikot na yan. At dyan po umiikot ang Pilipinas sa loob ng 365 days, a year. So, kung papaliwanag natin, lahat ng umaga na nakikita ang araw, ang tawag po dyan ay yan yung direction na yan, no? Region of the sun, na kung saan maliwanag ang maliwanag ang Sea of the Orient. Ibig sabihin, pwede kang maglayag na di mo kailangan ng ilaw dahil may araw na. Okay? So, lahat ng dilaw po, ibig sabihin, kung ang Pilipinas ay nakaharap dito sa kabilang ito, nakikita niyang araw, ito po yung kulay dilaw na yan. Yung inner circle, umaga po yan. Ayan po sabihin. So, ito, ganyan po ang mangyayari niyan. Pag nandito sa point na ito, yung Pilipinas, nakikita niyong araw, maliwanag sa Pilipinas. Ganun po yan. So, ngayon, lalagyan po natin ito ng kumbaga ay monthly, you know, direction kung saan ang Pilipinas ay nakaharap sa araw. So, ganun po ang sinasabing region of the sun, no? Hindi pwedeng magsinungaling ang ating pambansang bayani. No? So, kung nandito ang Pilipinas, nakikita yan. Okay, ganun po ang ibig sabihin yan. Yan ay direction na nakikita ng ating mga mata mula sa bansang Pilipinas yung ating haring araw. Yan, yung sinasabi yan, let the burning sun evaporate. No? The rain. So, yun yan. Nag-evaporate yung ulan kapag nakikita ng Pilipinas yung araw. So, lahat ng tubig sa dagat, sa karagatan ng Sea of the Orient, magkakaroon ng expansion. Tataas yung pressure and then magiging isang moist. And then lilipad yan, kakapit sa ulap, and then magiging ulan. So, ganun katotohan sinasabi ni Dr. Sirizal. So, ang opposite side naman po niyan, ano po, ay ito. Okay. Halimbawa, ito po yung January, ano? Gabi na dito ng January, di ba? February na gabi. March. April. May. Ibig sabihin, nakatalikod yung Pilipinas sa araw, kaya madilim. Kaya ito, nakakuan siya, talikod, madilim dito. So, February, March, April, May, no? June na madilim. July, August, September, October. Yan. So, November. Di ba? Ganun po yan. November, December. Ganun po yan. So, dito, ganyan ang representation niyan. Ano po? O ito. Yan. So, ito, January, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. So, ibig sabihin,
noong December 29, 1896, nung umaga, at nakikita ni Dr. Si Rizal yung araw. Kasi itong Pilipinas, natatanglawan ng liwanag yung karagatan ng Sea of the Orient. And then, pag-ikot ng mundo, counterclockwise, dumilim na. So, ito na yung huling bituin na nakita ni Dr. Si Rizal nung bago siya patayin. Okay, so December 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ano po? So, ganun po yan. So, yung December 30, ganyan mangyayari, ano? Kasi ito yung January. So, December 30, nung umaga, nakikita ni Dr. Si Rizal. Pero pag ikot ng daigdig, pag dilim, ito na ang last na bituin na nakita ni Dr. Si Rizal. And then, binaril siya. Okay? So, meaning, nung buhay pa siya, nung January 1895, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Naranasan pa niya yung gabi at araw. Okay? Mula sa kanyang pagkakabilanggo hanggang sa huli niyang makita itong bituin sa direksyon na ito. Ganun po yan. So, ganyan po ang sinasabing region of the sun. Ano po? Parang sabi niya na siya ay namatay, ano? Hindi para sa People's Liberation Army, kundi sa para sa bansa natin. Ganun po yung pag-iintindi ng Mi Ultimo Adios, ano? So, kayong mga INTSEK, ay pag-aralan nyo mabuti to para hindi kayo naluluko ng lulo nyo, ano po? So, ngayon, kung mag-uumaga na siya ng January, yan. Okay? January na umaga. Okay? So, makikita na wala na si Rizal. Ganun po yan. Iniuhukay na sila ng mga pare tsaka yung INTSEK, usong-usong sila doon sa ano, patungo sa Paco Park. Kasi ang gumawa po ng Paco Park, mag-research kayo, INTSEK. Okay? Pero mag-research kayo kung sino ang gumawa ng luneta, Amerikano. Natindihan po. Kaya ang INTSEK, hari ng kamatayan, hari ng mga mamamatay tao na lilibing kayo ng walang saplot, no? Walang kabaong. Yan ang ginawa ni Emilio Aguinaldo, mamamatay tao. At ang mga Pilipino, pinasusuko dun sa plug. Ganun po yan. Nalin lang tayo ng sinasabing kalayaan daw. Kaya ang daming mga matatanda sa atin, di naintindihan kung ano yung ginagawa ni Emilio Aguinaldo. So, lumalabas na tinakot lang. So, yan po yung January na maliwanag. Ano po? So, sabihin, nakita na yung araw, di ba? So, ganun po yan. Nagro-rotate lang po itong daigdig. Ganun yan. Kaya yan, itong ginawa natin, ay hindi natin ma-rotate itong kuwan ko. Ito, aking ano, pagka-drawing dito dahil fixed po yung aking yung bundo. Ano po? So, pinagkot lang natin kunwari yung liwanag. Pero ganyan po ang presentation yan. So, meaning na kung iikutin natin to, okay, dun sa maliwanag, ang actual na position yan, ganito, kung gusto nating maliwanag at nandun yung araw, no? So, maliwanag naman dito sa opposite side, no? Di ba? Okay, ganyan, no? Ganyan po orientation. Madilim dito sa Amerika, no? Okay. Ibig sabihin, maliwanag doon sa area ng Pilipinas. Okay? So, ang madilim naman dito. Okay? So, noong January, okay, January 1, okay na, yun ang nakikita ng mga Pilipino yung araw. Wala na si Rizal. So, dito naman, madilim na sa Amerika. Ano po?
Ganun po yan. So, okay. Salamat po, ha. So, sunod naman tayo. So, maliwanag po na hindi tungkol sa lahi na ni Emilio Aguinaldo at lahi ng People's Liberation Army ang paghahandog ng buhay ni Dr. Si Rizal. No? So, ang ginagawa naman itong mga lahi ng Chinese, kabaliktara naman. Inihahandog nila yung mga People's Liberation Army, ginagamit yung dugo ni Dr. Si Rizal para pumatayin ang Pilipino, para maitayo lang yung sinasabi nilang New China sa pamumuno ni General Yefe na matalik na kaibigan ni Xi Jinping at ni Corazon Aquino. Ganun po yan. So, yung pagbabaliktad po ng kasaysayan ay hindi pwedeng mangyari. No? Kasi ito po ay history ng pagsusuko. Ano? Itong national anthem ni Dr. Si Rizal, ano? Na Mi Ultimo Adios, no? Ay hindi ito tula. No? Ito ay awit ng kanyang damdamin kung paano niya minahal ang Pilipinas ng buong puso niya at buong kaluluwa na hindi siya sumuko sa Dayohan, Kastila, mga pare at kung sino-sino man ng mga Dayohan. Ano? Dahil kung susuko siya, magsusuko siya ng bansa, ay di susuko niya dito sa sweet foreigner. Ano po? Kasi itong sweet foreigner ay mabait ito. Ibig sabihin, sumusunod ito doon sa batas ng Diyos na ginagalang yung batas ng Diyos. Ano? Hindi nilalapas tangan. No? Hindi tulad nitong mga INTSEK, no? Anong ginagawa nila? Ha? Itong mga INTSEK, nag-i-import sila ng shabu. No? Tapos papatayin nila. Okay? Kaya ang tawag dyan kay Emilio Aguinaldo ay hangman. Napatunayan ng kasaysayan na si Emilio Aguinaldo ay isang hangman. Ano? Pinatay niya si Andres Bonifacio, si Dr. Jose Rizal at maraming Pilipino ayon sa sulat ni Jose Rizal dito sa paragraph 9. Kaya nga nang hingi ng panalangin si Dr. Jose Rizal bago mamatay dahil alam niya na si marami pang papatayin at ang pagpatay ni Emilio Aguinaldo ay umabot na ng 123 years mula nang siya ay paslangin, no, ng simbahang Espanyol. So ngayon, kung tutuusin, almost 500 years na na pinapatay ang mga Pilipino, wala, hindi pa rin nakikita. Ano? Na alam naman ng mga Pilipino, pag binasa nila nito, na bawal pumatay, ano, sa rehiyo ng araw. No? Yan ang sinasabi ni Dr. Rizal. No? Dito sa rehiyo ng araw, no? Yan ang sinasabi ni Dr. Rizal, sa dagat ng malayong silangan, bawal ang hangmen. So, ang tinutukoy niya, itong si Emilio Aguinaldo, no? At saka yung China o yung Chinese na mga pare na nagbabautismo ng mga People's Liberation Army. So, bawal daw ang oppressor. Di ba? So, biruin mo na binibigyan na kayo ng pera ng Katoliko. Magko-convert kayo ng People's Liberation Army na Katoliko rin para makapasok sa Pilipinas. At nanakawan nyo ng mga lupain, natatakutin pag hindi mamasakir ang tao. Oh. So yan ay uri ng pang-aalipin, ano? Kung sasabihin niyo na founding father kayo ng Pilipinas ay kayo rin ang gumawa nitong isang foreigner dito. Kayo rin ang lumikha nung hininga niya, nung kaluluwa niya. Yun ang pinalalabas ng mga INTSEK. No? So, ang pinalabas ng mga INTSEK, sila rin ang may gawa nitong fragments of the soul, no? Yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na fragments of soul. Ito. So, pwede bang gumawa kayo ng fragments of soul ng tao? Mga INTSEK? Naisip nyo ba yung kalokohan ng mga magulang nyo, ng lolo nyo? Kaya nyo bang gumawa ng himay-may ng kaluluwa? Di ba? So yan, yung fragments of soul na yan, hindi nyo kaya yan. Kahit si Erap, ano? Erap, sumuko ka na sa bansang Pilipinas, ninakaw mo ang history ng Pilipino. Ano? Hindi kayo ang pinag-uusapan dito, yung mga ninuno ninyo. Kaya itigil nyo na yung kalukuhan nyo, ano? Kung mahal nyo ang China, doon kayo lumipat. Yung sabi ni Dr. Si Rizal, ano? Oh.
So, ganun po yan. Ano? So, ibig sabihin, ang gustong palabasin ng mga INTSEK, ang founding father ng Pilipinas ay yung ancestors ng mga Pilipino o ni Rizal dyan sa China. So, ang gusto ng mga INTSEK sa China at dito sa Pilipinas ay yung Diyos ni Rizal manalangin doon sa lulo ng China. Yung foreigner na kaibigan ni Dr. si Rizal magdasal doon sa mga ninuno ni Aquino. Di po ba? Yun ang gustong mangyari. O ano pa? So, bawal po, ano? Inuulit po natin. Bawal nakawin ang kasaysayan ng Pilipinas dahil ito po ay kasaysayan ng Diyos. Hindi po ito kasaysayan ng tao. Yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano? So, PK pong bayani, si Emilio Aguinaldo at ang bandila ni Emilio Aguinaldo ay panlilin lang. Ano? Walang ipinaglaban. Ang lahat ng mga Pilipinong sundalo na binalot niyan, lahat ay napatay sa walang saysay na digmaan. Ano? Yun po ang nangyari. Kaya kawawa, sayang ang buhay ng mga Pilipino sa bandila ni Dr. Jose Rizal kasi yan ay bandila ng pangtatraidor at pagpapanatili ng extrajudicial killing. Ano? So ngayon, kung aawit kayo ano, at pagpapatuloy niya yung bayang magiliw, tigilan nyo na. Kung gusto nyong ituloy, sabihin nyo, Bansang magiliw, perlas ng silanganan. At sino po nakasabi dito? Yung perlas ng silanganan ay bansang magiliw. Ah, ilang beses sinabi ni Dr. Jose Rizal na yan ay bansang magiliw? Isa. Di ba? Dalawa. Oh, tatlo. Oh, ipananalangin pa niya, di ba? Oh, apat. Inawitan pa niya. Di ba? Lima. Di ba? Inidolo pa niya. Oh. So, ang last farewell ay pag-iidolo. Hindi ng politicians, hindi ng flag, at hindi ng mga dynasty. Ganun po yan. Kasi pag sinabing bansa, ano, pwedeng magpalit ang bansa ng flag, pwedeng magpalit ng dynasty. Pwedeng paltan ang mga presidente at ang mga namimiki ng kasaysayan ng Pilipinas. So, dadalhin po natin sa international court ito at marami po ang pagbabayaran ng mga INTSEK sa pagnanakaw ng human identity at pagpatay sa mga Pilipino sa loob ng 50 taon na walang natamong hustisya ang mga Pilipino. Basta na lamang sila nilagyan ng cross at hindi alam kung anong ikinamatay at kung sino ang dapat sisihin. Ano? So, gusto nang sabihin ng Katoliko, laging malaya itong si Juma Season na pumatay at itong mga anak bayan. At dapat ang maghari ay People's Liberation Army at yun ang gagawing national hero ng simbahang Katoliko dahil sila ang nagbautismo doon. Magmula kay Emilio Aguinaldo, bautismado rin yan. Mamamatay tao, pinatay ang lahat ng mga Pilipino ng agaw ng mga lupain. Yung mga sumunod sa kanya na humawak ng bandila ng Pilipinas ng mga presidente, nagnakaw ng kasaysayan. So ano pang ipagmamalaki ng flag na yan? Hindi naman namamatay yan para sa bansa. At itong mga presidenteng ito, hindi isinuko ang buhay niya sa bansa, isinuko sa flag nila at yung flag nila ibinigay doon sa ancestors nila sa China at ginagawang province ng China. Na dito, wala ka namang makikita ng Pilipinas ay province ng China. Eh, pwede bang gawin mong perlas yung province ng China, ng karagatan, na wala naman dito sa Sea of the Orient? No? Eh, kung totoo po yan, na kayo ay pinagmula ni Jose Rizal, ha? At kayo yung tinatawag na bansa, ay ilublob ninyo yung mga lolo ninyo dito sa Sea of the Orient. At yung ninuno ninyo, ilagay ninyo doon sa region of the sun. At ng magkatotoo yung sinabi ninyo at nang maging masaya yung mga kabataang makabayan ni Emilio Aguinaldo. Ano po? So, gusto nyo ipakita ang region of the sun ulit. Ito po yung region of the sun ni Dr. Sirsal. Na?
na kanya sinasabi ay hindi tungkol sa inyong mga ninuno. Wala siyang ninuno na inilagay na ininuno sa Pilipinas na inilagay niya sa gitna ng araw o sa rehiyon ng araw. Hindi niya pinaikot yung mga ancestors niya, mga kaibigan niya, yung Diyos niya, hindi niya pinaglakad sa dagat ng South China Sea. And hindi niya pinagprosesyon dito sa orbit ng rehiyon ng araw ng planeta. Ayan po ang ibig sabihin niya. Kaya kayong mga mamamatay tao na nandiyan sa simbahan Katoliko, magbasa-basa po kayo ng Mi Ultimo Adios. Huwag kayong magnakaw ng kasaysayan. At huwag kayong magbautismo ng mga INTSEK para punuin ng bansang Pilipinas ng national hero ninyo. Pwede bang nakawin ni Jose Rizal yung kalangitan at saka yung karagatan dahil nanakawin ng mga ancestors ni Rizal yung region of the sun para sa inyong mga anak? Pwede ba yon? Mahiya naman kayo. Ha? Mahiya naman kayo. Nakakahiya na kayo. Ginagawa niyong kahiya yung bansang Pilipinas. Kahiya-hiya. Eh, sabi ni Jose Rizal, ang bansang Pilipinas, di ba? Oh, wala daw kahihiyan ito, di ba? Ay, anong ginagawa niyo sa bansa namin, di ba? So, ito daw, jewel of the sea, di ba? Parang jewel, oh. Jewel of the Sea Orient, di ba? Ay, wala daw kapintasan yon. Wala daw kahihiyan. Oh, bakit walang kahihiyan? Ay, siya nga ang inaapi ng mga INTSEK, di ba? At ito, gumagawa ng mga kung ano-anong peaking history at kahihiyan para lamang doon sa kanilang ancestors at mga apo at kay Emilio Aguinaldo. Ano po? So, sana po maniwala kayo na hindi bayan ang Pilipinas at nang matigil na itong mga serial killer na mga INTSEK na komunista. Ano po? Na tinatangkilik na ang Pilipinas ay bayan nila sa malayong silangan na hindi naman binanggit ni Dr. Jose Rizal. So, yan po ay isang uri ng pamimiki lamang. Maraming salamat po. Love you all. Bye.